this is it. Yay! Ang hinihintay ninyong lahat. Totoo yan. Ang pulitan natin with our very special guest. Mm-hmm. At kanina na intro na natin ito. Medyo may idea na kayo kung sino ang makakasama natin ngayong hapong ito. Yes. Dahil bukod sa nakapost na yan sa Facebook natin. Totoo yan. Nakapost yan, inabangan nyo na po ang pagbisita niya dito. Ay, ito na nga. Binongga ko pa kanina na siya nga ay ang Suklay Diva. Kaya naman, let's welcome here on Letters in Music. Woo! Ang nag-iisa international YouTube sensation. Ganon. Di ba, Miss Katrina Velarde? Katrina Velarde, live and direct. Hello po. Magandang hi. Welcome to Letters in Music. Thank you. And congratulations. Oh. Congratulations. Sobrang dami nag-aabang sa'yo dito sa Letters in Music. Naman. Totoo yan. Kasi syempre, di ba, alam ko, nakita natin una yung mga videos ni Katrina using Suklay as her microphone. Yay. Di ba? Tapos ngayon, talagang napakalayo na ng narating mo from there. Oo nga. Na in-expect Grabe. Mo ba to? Inasahan mo ba? Nahahantong ka sa ganito? Yung kasikatan mo umaabot hanggang mismo. Buong mundo at buong universe. Totoo yan. Actually, di ko pa naman talaga ina-assume na sobrang big. Kumbaga, thankful ako kung ano yung meron ako ngayon. Tsaka po, salamat po sa mga ano, sa mga mamshi, sa mga nagtitiwala. Mga mamshi kasi tawag ko sa kanila sa mga bayo ba? Tuwing nagbe-video. Kailan ka nag-start? Unang nag-start mag-post ng mga videos? Mga ano po yun? Nag-start akong mag-post ng video mga 2011 po. 2011? Ano yung unang-unang video na in-up mo? Dangerously in Love. Oh. Kay Beyonce yun. Yes, kay Beyonce. Oh, yun, ito marami ring nag-repost nitong video na to. Mm. Marami ding nag-react sa video na Totoo. To. Ano naman ang feeling na hindi lang mga kababayan natin ang nakaka-appreciate ng mga videos mo. Meron pa yung iba gumagawa ng mga reaction videos, di ba? Oo, mga ganun. Mm-hmm. Siyempre po, ano, nakakatuwa kasi kumbaga nare-recognize nila yung nare-recognize ng mga taga-ibang bansa, yung mga Filipino singers. Yes. Actually, hindi lang ako, yung mga iba pa iba na rin. Sobrang underrated ngayon sa oh. Pinas na nasa social media nakikita. Correct. Kaya ano, malaking chance din kumbaga para sa amin yun. Oo nga. Saka sobrang na-appreciate yung talent ni Kat, ano? Yes, dahil may mga mismo. Fan na nagbi-video, may mga nagba-viral pa nga na pagka-live show niya, di ba? Oo, binibideo din talaga. Pero eto, I have a question for Katrina. Parang nakaka-Miss Universe yung katanungan natin eh, di ba? Sa lahat ng mga in-impersonate mo, kanino ka nahirapan? Pinaka nahirapan ako. Kasi ang dami na eh. Nagki-Christina Aguilera ka. Nagba-Beyonce ka. Ano, siguro si Beyonce. Beyonce! Kasi yung kulot siguro na aral ko pero yung mismong boses niya kasi hindi ko maintindihan. Mahirap. Yung unat ang hindi na ano. Yung kulot medyo. Yung kulot okay. Pero yung unat hindi. Pero syempre bago natin basahin yung mga interview, yung mga FB questions ng mga ka-Facebook natin. Ito muna, syempre ang dami ring mga aspiring singers out there. Ang dami ring yung mga nagsa-start sa social media gaya mo. Anong may a-advise mo sa kanila? Basta ano, upload lang sila ng upload ng videos, kanta lang ng kanta kasi malay nyo yun yung maging way para alam niyo makilala sila, yes. Ma-recognize pa sila lalo kasi ang social media ngayon ay napaka-powerful. Grabe no. Ang laki na talaga ng nagagawa noon. Ano kaya ano lang siguro ano, may mga magne-negative ng mga negative. Hindi naman mawawala yan. Hindi naman mawawala. Basta naka-focus ka kung sa anong goal yung nakaset mo, pwede diba? Pwede yung patulan kung gusto nyo. Pero, diba? Mas magandang wag na, diba? Kung gusto nyo ng kapayapaan Gusto ko yung malaman, ano yung routine ng Katrina Velarde bago mag-perform? Ikaw ba? Meron ka bang nagtatumbling ko muna ng tatlo? Para, di ba? Ay, routine ko. Pag minsan nagmamadali, sumisigaw lang ako. Ah! Ano sumisigaw mo? Para? Para! Para! Wala lang, alang. Ayun, para magising-gising yung boses mo. Bongga. Dahil dyan, eto na. Yun. Yung mga questions ng ating mga ka-Facebook, simulan natin yan. Sa katanungan ni Joshua Tenoso. Paano niya si Johnine Tenoso? may enye pala yun. Pero ito yung question niya. Hi, Miss Kat. Sa lahat ng mga na-cover mo na songs, ano yung iyong pinaka-paborito? Yan. Siyempre, yung Dangerously in Love. Dangerously in Love. Kasi yun yung doon nagmula ang lahat. Doon na
Doon nabuo ang lahat. Doon naging Suklay Diva at Katrina Velarde. Oh, oh. Si Katrina Velarde. Yun, international diba? Song yan. Pag sa local naman, ano yung pinaka-paborito mong kinocover? Hmm. Wala sa isip ko kung nag-cover ba ako ng loko. May cover ba ako? Meron ba? O, pero kung yung wala, madalas mong kinakanta ng live na cover. Madalas kong kinakanta ng live. Ukot sa mga songs mo, ha? Regine Velasquez. Yan. Anong kanta ni Regine? Araw Gabi. And syempre, hindi tayo papayag na hindi natin mamaya yan, di ba? Mamaya niya nga ipaparinig sa atin. No, hindi tayo masasample. Lang. Syempre, hindi ito, hindi ito, hindi to pira-piraso lang dahil mamaya maririnig natin. Totoo no? Yan. Buo yan, ha? Oo. Ito, isa pang katanungan, ito, Kuya Ike. Buong-buong katanungan mula kay Hervin Araneta. Yan. Ano ang hindi mo malilimutang moments nung nag-i-start ka pa lang sa music industry? Pasample din ng rendition mo ng Araw Gabi. Oh, super galing mo dot effortless. Hashtag letters and music. Yun. Ano pinaka hindi ko malilimutan? Moments na yan. Moments. Unforgettable moments. Memorable, yan. Pinaka-memorable. Ah, syempre, nung ano, nagsa-start ako sa industry, tapos ang naging mentor ko agad, si Tito Gary. Wow! Mm. Ano yung pinaka-naaalala mong advice sa'yo ni Mr. Pure Energy? Sabi ni Tito, sing with all your heart. Mm-hmm. Ang song ay hindi lang inaalay para sa taong mahal mo, mm-hmm, kundi pwede din sa nasa taas na nagbigay ng boses. Totoo, yeah. Ay, oh, di ba? Mm. Talaga nga naman, no? Napakagandang words of wisdom mula kay Pure Energy, Gary V. Tama ba? Hindi naman Gary Granada, no? Hindi. Okay, Gary V. Gary V. Ito naman, isang katanungan mula kay Luz Ibe Sarte. Sabi niya, nakaka-relate ka ba sa bawat hugot songs na kinakanta mo? Hashtag letters and music. Yun. Oh, kung nakaka-relate ako. Usually, mostly naman hindi, pero kailangan mo lang din talaga damdamin at ilagay ang sarili mo. Kasi di ba, hindi naman kailangan na na-experience mo para ma-feel mo yung kanta. Oh. Correct. Pero kapag kinakanta mo yun, parang damang-dama talaga. Parang may nangyari eh. Yun, siguro nilalagay ko na lang din yung sarili ko. Kunyari ako yung nasa sitwasyon ng kanta. Mm. Ay, pero eto, ano naman ang masasabi nating theme song ng buhay ni Katrina ngayon? Yan. Sa nararamdaman mo ngayon at pinagdadaanan mo ngayon, ano masasabi mo parang ito yung song that best describes whatever I'm feeling right now. Oh, magkaganon. Go the distance, siguro. Go the distance. Go the distance. Bakit? Anong line dun sa go the distance ang parang damang-damang? This is me. The chorus mismo. I'll be there someday. I can go the distance. And I'll find my way. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where I belong. Grabe! Napaka-effortless. Ganyan ako eh. Wala, may sakit lang ako. Ay, grabe no. Ay, ba? Napaganda nga naman no. Pero gusto ko malaman din, ano, how does it feel na mapabilang bilang finalist sa top 10 ng Philpop? Uy, matagal ko nang gustong ano sumali talaga ng mga songwriting competitions. Kaso nagkaka-conflict lang noon. Kaya yung ngayon, yung top 10 malaking bagay na sa akin. Totoo yun yan. Kasi ang mapabilang sa tao, hindi lang laban ng mga composers, laban din ng mga interpreters. Yes. So ano, sobrang proud ako kila Kuya Michael and Rodriguez. Atin Jin. Hi, nanonood sila ngayon. Shout out! Nakasama rin natin sila dito, di ba? At pati sa Pinas FM. Totoo yan. At talagang happy sila sa rendition mo. Yes. Kanilang thank you. Meron ba silang nabanggit sa'yo na kung paano mo i-interpret yung song, ano sana yung gusto nilang atake? Yung song may na ganun tama ba? Na. Or hinayaan ka na nila? Actually, hinayaan nila. Hinayaan ka na nila. Alam na tiwala nila sa akin. Oo, di ba? Kasi nga ang mga singers, mga artista din yan, alam nila kung paano ibutin yung mga emotions. Diba? Amazing. At dahil dyan, ito pa yung isa pang segment na inihintay ng ating mga ka-letters and music. Dahil meron tayo papakita mga pictures. Okay. Yan. Tapos, sa mga pictures ay papakita natin sa'yo, ano yung maikukwento mo patungkol doon? Anong moment ito? Or gaya ng sinasabi ni Kuya Ike, kung i-re-recaption mo tong picture na ito. Ano ito? I-recaption mo yan. Sige, dahil dyan ha, ipakita na natin. Try first natin. Picture, please. Pasok! Yan! Spice Girls on, sabi. AKA Jam, X Factor Philippines. X Factor Philippines. Ano yung hindi mo makakalimutan sa X Factor Philippines? Yung nabuo kami, kasi soloist kami nung una, na nag-audition. Tapos pare-parehas kaming hindi natanggap
sa girls category, ang ginawa, binuo kaming grupo. Ay, ginawa bongga. Kami sa group category. Wow. Kamusta na yung ibang mga kasama mo ngayon? Yung dalawa nasa US na. Yung isa nag-aaral, yung isa nag-cruise, tas yung isa po nagpo-pursue ng singing career niya din. Wow, ang galing. Bansa. Nakakatuwa wow. naman talaga. Yes. O dahil dyan ha, next picture naman. Yan! Yun! Ay. Uy! Oh. Para kayo nasa bahay ni Kuya, nabawasan na nandito. Oo. Nag-interview. Pero iba yan na. Iba tao. To, si, ano to, si Isabel De Leon and Lara Maige. Oy, si Lara! Oo. Mm. Nagkaroon kami ng, anong tag mo dito? TV show sa... Trenderas ang title, musical musical show siya. Ayun. Wow. Acting na acting ako dyan, pero... O, kamusta naman ang pagpo-portray mo ng role mo dito? Balikan natin, ha? Yung ano ang role ni Katrina dito? Yung role ko dyan, kasi ano, sa palengke kami. So, ako yung pinaka-talakera. Yung pinaka-matapang, ganun. Ako yung nagtatanggol sa kanilang dalawa. In short, squatters, ano siya. What's up, G? Ganun yan. What's up, G? Ito ba ang first ever acting stint ni Katrina? Opo. Kamusta? How did you prepare? Ano, nung may workshop po kami, pero nung ano, yung sinabi po talaga sa akin, buti kasi musical, kaya pumayag ako. Pero yung pag-acting talaga, parang ano talaga, challenge. It's not me talaga. Oh. It's not me. Grabe yung pinagdaanan ko sa ano, yung mga workshop. Oh. Oo, yung nakatanggap ako ng mga masasakit na sa... Pero wala, ganun talaga. Hindi ako marunong umarte. Ano gawin natin? Oh, pero ikaw, do you see yourself doing another acting stint? Hindi na, musical. Hindi talaga. O sa teatro. Oo, sa theater, di ba? Siguro po. Eventually, di ba? O, tignan natin. Next picture! Pasok? Yan! Oy, ito na nga, oh! Oo, anong caption yan? Hashtag green hair. Ano to? Nasa US po, first US, ay hindi, pangalawang... US tour mo na. Pangalawa or pangatlo na sinama ako ni Tito Gary sa US tour. Wow! Nakakatuwa naman. Actually, magkakaroon ulit kami sa April. Sa April naman yon, US tour din ni Tito Gary. Guest po ako and si Ate Jonna. Galing! Talagang biritang walang humpay. Ah. Ito, meron pa ba tayo isa pang picture? Meron pa. O, meron pa. O, sige, one more. Uh-huh. Uy! Ano to? Budakel. Uy, ano yun? Bugoy? Daryl and Michael. Yan po yung nag-cover kami ng One Sweet Day. Ay, ito viral din to. Opo. Oh. Meron na siyang 13 million views. So, thank you so much po wow. sa mga... Galing, no? 13 Grabe. Million yes. views. At bukod dyan sa 13 million, alam ko madadagdagan pa ng madadagdagan yan, di ba? Mismo. At ito pa nga, isa pa natin pagte-trending yan ang performance ni Katrina dito. Yay! Sa Letters and Music. Mga 15 million views. Exactly. At yan po ay sa pagbabalik natin, ha? When we come back, handugan na tayo ng mga awitin ng ating special guest this afternoon. Lahat ng yan, dapat niyong pakatutukan. Dito lang po yan sa Letters and Music! Kay Bautista, napakagandang awitin. Ito, entry din to, di ba? Entry din sa Philpop 2018. At ito nga, inyo napakinggan kanina, ang mga awiting inawit ni Katrina ay bahagi po yan ng kanyang yan! Yan! Sikat Ako! Mini yan. Album. At ito naman po ang aking pong concert entitled Sikat Ako. Sikat, you ako. Know. Sikat Ako! Katrina Velarde live in concert on Feb 1 po yan sa New Frontier Theater at 8 PM. For ticket, you can call 911-5555. So see you there, mga mamshi. At ano po yan, directed by Mr. Paolo Valenciano. Wait. And musical direction by Mr. Mon Faustino. Mm-hmm. At makakasama ko po dyan si Tito Gary, ang Budakel, sila Bugoy, Daryl, and Michael, and AKA Jam, at meron pa po. So, see you. Si Ike. Talaga, wow! So, see you there, mga ma'am. Subay na po kayo ng inyong mga ticket. At, tickets, ha? At magkakaroon din po ako, guest po ako ni Ate Ann sa Ankulit Canada Tour. Wow! Sa March 10, 16, 17, kasama po namin dyan si Billy Crawford, and
si Chad Kinis and GeForce po, GeForce Angels. Mm-hmm. And Gary B US tour naman po sa April naman po 'yan. Kasama din po ako diyan with Ate Jonna. April 12, 14, 20, 21, 26, and 28. Grabe, no? Hindi ka busy, ha? Dami mong panahon para mag-ML, ha? Oo, jam-packed talaga ang 2019 ni Kat, di ba? Kaya nakakatuwa. And speaking of 2019, ano ba yung mga bagay na gusto mong magawa sa 2019 na hindi mo nagawa ng 2018? Yan. Mga bagay na... Naiiyak siya sa tanong mo. Hindi, nilang ko. Baby. Hindi ako, since hindi talaga ako ma-explore, hindi ako ma-adventurous dati. Si Dora siguro tatry, oo. Tinry ko nga kasi tinanggal ko rin. So, siguro yun ang itatry natin ngayon. Mas mag-travel this 2019. Try ko lang, malay mo gusto ang. Tsaka malay mo, this 2019, makasulat siya na sa kanya. Oo, di ba? January pa lang naman ngayon, di ba? Meron pang susunod pang mga buwan. Mangyayari. Pero ito ha, ito naman, imbitahan mo ang ating mga ka-letters and music na supportahan ng iyong EP album. Yes, mga ma'am. Sana po isuportahan nyo po ang aking pong mini album. Out na po yan sa Spotify, iTunes, and may physical copy na din po siya. 3 songs po ang nandyan. Tama na. Ikaw pa rin. Sinulat po yan at... written and composed by Michael and Jean Rodriguez. At ang isa naman pong song din ay Kung Naging Tayong Dalawa ni Tyro and Yumi. Yan! Galing! Nakakatuwa. Oh, thank you! Nabalitaan ko, Aiki, magsusulat ka daw ng song para kay Katrina. Ay, baka mag-collab kami ni Kat. Ay, why not? Aabangan natin yan. Pero ito, dapat di natin pakabangan dahil bibigyan tayo ng sample ng araw-gabi. May question ka kanina eh. Kanina kasi, nagtatanong ng araw-gabi. Pero syempre gusto natin, una nating marinig yung mga single ni Kat, di ba? Kaya ito. Naman ito, i-reserve natin dito yung nire-requesting yung pa-sample kay Kat na araw. Araw-gabi. Pwede ba? Kahit mga ilang bahagi lang ng araw-gabi. Sige, sige. Okay, yay! Thank you, thank you. Woo! Wala pa, wala. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi, lasing sa tuwan kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa, araw-gabi tayong dalawa. Grabe! Grabe! Napaka-effortless kumanta ni Kat. Parang nag-warm up lang, no? Nakita na ba kayo ni Songbird? Opo. Kamusta naman ang pagkikita ninyo? Napakabait niya po at hindi po ako makapagsalita. Unang ano po namin, pagkikita namin, ang dami niyang sinabi pero wala akong natandaan. Ano talaga? Sobra kang overwhelmed, di ba? Parang, si Songbird, kausap ko. Mahal na mahal ko si Songbird. Yeah. So, nako. And I'm sure happy siya sa rendition mo ng araw-gabi, di ba? At saka tuwa rin si Mr. C. Oo naman. Uy, pero ito, may question lang ako kay Katrina. Kasi ito yung kanina hindi natin na ipakita. Papakita ba natin yung mga pictures? Hindi na. Extra na tayo. Sige. Anyway, ito na. Bago tayo magpaalam, syempre maraming salamat, Katrina. Katrina Velarde. Sikat ako, ha, mga kaibigan. Yes. Thank you. At mamaya baka kakulitan pa natin siya sa Pinas FM 95.5. Mm-hmm. Pero baka, panghuli, baka may gusto kang pasalamatan at batiin. Thank you so much for watching mga mamshies ko, Katrinarics. And sa family ko, and Manila Genesis and Viva, thank you so much. Sa boss ko, thank you so much, Letters and Music, for having me. Salamat po. Bongga-bongga. At sana bumalik ka dito. Totoo yan. Anytime na ipopromote ka, bukas na bukas ang ating programa para sa'yo. Maraming thank you, Kat. Maraming salamat. Salamat din po ng bongga. At syempre, bago po tayo magpaalam, lagi po maging updated sa mga happenings sa Letters and Music. Just log on to our Facebook page, facebook.com/net25tv, and use our hashtags, #LM2019 and #LettersAndMusic. At syempre magpadala kayo sa amin sa email sa lettersandmusic25@gmail.com. Mapapanood nyo din ang mga episodes ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Just subscribe sa youtube.com/net25tv. Panoorin din ang iba pang programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website www.net25.tv. At since usapang social media accounts na to, Kat, ano ba yung mga official social media accounts na pwede nating ma-follow? Ang aking pong official social
social media accounts sa Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter. Pag-isa-isa na natin, Katrina Velarde. Yeah. Ito naman, I am Apple Chu on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and subscribe to my channel, Channel Chu. O, di ba? Ito may TikTok. Mamaya TikTok kami. Ay, ikaw naman. Yeah, maraming salamat, Fubu and Dandelion at Brad Shirt. Maraming salamat, Brad Clothing. It has been your boy. My name is Ike. I am 1 with 25. Happy Thursday, everyone. Peace out. And my name is Apple Chu, and I am 1 with 25. Thank you, producer Hair Nail Salon from Hair Nails. Pinas FM later with Katrina. Thank you, Katrina. Thank you. Thank you. Thank you. February 1, 2019. February 1, 2019. Sikat ako. Aha.